Alright guys, welcome back dito sa ating channel. It's me, Ken. So dito guys sa ating channel, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-withdraw sa Binance gamit ang P2P papunta dito sa ating bank account. So makita ninyo guys, 100 pesos yung laman ng ating savings dito. So gagamit tayo ng PSB o PS Bank. So yan, pangalan natin yan nakalagay dyan sa ating account. Baka sabihin ng iba, hindi natin account to. So yan. So punta tayo dito sa ating Binance. So makikita ninyo dito guys, sa aking Binance is meron tayong 220,800 na ano guys, BUSD. So kumita na tayo dyan ng 15,000 guys gamit yung spot trading. So yan yung kinita natin guys. So magbabawas muna tayo dito at ipapakita ko sa video na to kung paano magwi-withdraw dito kay Binance. So yan, i-transfer muna natin yung ating BUSD papunta sa funding. Yan, so na-transfer ko na siya. So wala na siya sa spot account. So dito, punta tayo dun sa P2P trading. Yan, so dito natin siya i-withdraw or ibebenta yung ating BUSD. So yan, dito click natin tong BUSD kasi USDT itong isa. So BUSD tapos isi-sell natin siya. Click natin yung sell, then maghahanap kayo dito guys ng mga pwede nyong pagbentahan. So ayan, BUSD. So back muna natin sya. Ayan, BUSD natin. So pagbibili ka 55. So kapag magbebenta ka is mas mababa yan guys. So gamit tayo ng bank transfer. So ayan, bank transfer ang ating gamitin. So ganito lang kasimple mag-withdraw guys papunta sa bank account natin. So ayan, so BUSD, yan, sell BUSD. Ngayon, maghahanap kayo dyan. Lahat naman yan, merchant, kasi may color yellow check yan. Kaya legit yan na talagang magi-receive mo yung binenta mo na BUSD. So dito, ayan, may mga ano yan, compression rate ba yan, yung mabilis sila magbigay or magbayad. So pili lang kayo dito kung saan nyo gusto. May minimum yan, 5,000, 30,000. Ayan, so may minimum. So hanapin natin yung mas mataas yung minimum yan. So dito tayo, tapos dito sa taas ilagay ninyo yung quantity kung magkano. Kung yung $4,000 natin guys is nasa 218, yan. So mababa talaga pagitan ngayon guys, hindi sya stable. So doon sa value natin 20,000, so dito 218 lang. So malayo talaga ang diferensya guys kapag nagbenta ka. So yan, so try natin yung magkano kaya guys ang ating i-withdraw. So check natin is subukan natin ang, so wag mo natin i-bogjack natin guys kasi mahirap na, baka masigli pa tayo. So kailangan konti-konti lang guys. So dito, so baga ko sana guys, padadaanin ko to sa tatlong bangko ko. Sa Paymaya, ayan, sa aking PS Bank, Metro Bank, at saka GCash. So yan, so try natin ulit, magkano bang ilalagay ko dito. Sa PS Bank ko siya ipapadala guys. So 169,900. So kaya niyang bayadan to kasi alam ko maximum ng sending sa per day is 50,000. So I think gagamit to ng ano, so baba na lang natin guys, 50,000 na lang maximum kasi ang 50,000 kapag nag-send ka. So gawin natin 499 na lang, 4,900, 49,100 or 900, kaya 900 kasi may 100 ako dun guys eh, para mag ano siya guys, 50,000. So yan, i-sell na natin siya. Ayan, so yan, 49,900. So i-chat natin siya, sabihin nyo magsisell kayo kung gusto nyong mapabilis yung inyong pag-sell ng BUSD. So hintayin na natin guys, maya guys magsisend na yan at magpapadala na yan automatic sa ating bank account. So sisilipin natin kung pumasok na yung ano guys, yung pera o yung bayad niya bago natin ibigay sa kanya yung BUSD. Yan yung pinaka ano guys dito. Kapag magbebenta ka, i-check nyo muna yung inyong account kung pumasok na dun yung bayad niya bago ninyo ibigay yung funds na BUSD or kung ano man yan or kung USDT yan. Kasi minsan may mga nagsasabi na ano. So ayan, sabi niya guys, high sending. So ayan, so wait natin.
Legit naman yan guys, kasi ano yan guys, merchant yan ng Binance, kaya hindi kayo magagaw ko. So yan, check natin dito sa ating PS Bank kung pumasok na siya. So yan, hintayin natin. So magwi-withdraw tayo guys at bibili tayo ng Mio. So gagamitin natin to guys, pambiling Mio. So ibabrag ko na lang yan guys sa susunod na video natin. So masyadong busy talaga ako ngayon guys. So yan, wait natin siya kung pumasok na. So check natin sa ating account. So ayan guys, pumasok na guys. So 50,000 na yung laman. So ayan, so tingnan natin yung transaction history. May pumasok na bang 49,900? So check natin. So ayun, pumasok na nga guys via InstaPay. So ayan, so ganyan lang kadali guys kung paano mag-withdraw ng 49,900 oko. Kahit magkano pa yan guys. So ayan, nagpadala natin siya ng screenshot, na send na daw niya. So magpasalamat na lang tayo at ibigay na natin sa kanya yung BUSD, kasi na-confirm na natin na pumasok na sa ating bank account. So yun, ganun lang siya kadali guys. Click lang natin tong payment receipt yan, tapos may OTP lang yan, ilagay nyo kung anong kinakailangan para mabigay yung ano guys, BUSD sa kanya. So yan, so basic na basic, ganyan lang kadali kung paano mag P2P. So yan, check na guys, successful na yung transaction natin dito sa kanya. So yan, nasa kanya na yung BUSD, nasa atin na yun. So total yan guys, 913 BUSD yung 49,900. So ganyan kadali kung paano mag benta. So i-positive rate nyo na din siya guys. Mas gusto, kung gusto nyo, i-rate nyo na din siya, kasi i-rate din kayo nyan. So yung ganyan siya kadali. Pagtapos nyan, pwede nyo nang i-back at ayun, mag-withdraw na kayo guys sa ATM kung paano. So ganyan, thanks for watching, have a nice day.